Hi mga ka-Frenchies! May adlaw sa tanan! So, for today's video mga ka-Frenchies, tuturuan ko kayo kung paano kinocompute ng DepEd ang education, training, and teaching experience ng mga applicants for Teacher 1 mga ka-Frenchies. So, ngayon mga ka-Frenchies, nakita natin sa harapan natin ngayon yung dalawang tables. Yung una, nasa kaliwa natin, ito yung malaking table. Ang tawag dito ay increments table, mga ka-friendships. Nakikita natin yung table 1, education increments table. Then table 2, training increments table. And then table 3, experience increment tables. Then the other one, mga ka-friends, sa kanan natin, ito yung maliit na table dito. Ito yung increment from minimum QS sa education, sa training, and experience, mga ka-friendships. Diyan natin mamaya hanapin yung equivalent increment, mga ka-friendships. Kasi dito sa malaking table, sa tables 1 to 3, yung education, training, and experience, diyan natin kukunin mamaya yung level ng education ng isang applicant, yung training niya, at saka yung experience. At saka pag-compute na ng increment mga ka-friendships, dito tayo titingin sa maliit, at saka yung equivalent points ng nasabing increment mga ka-friendships. Pero bago natin simulan mga ka-friendships, mayroon muna tayong mga reminders ha. Number one mga ka-friendships, meeting the minimum QS requirements for education, training, and experience or ETE shall be given 0 points. Number 2, reminder, equivalent level of the applicant's qualifications per submitted MOV or means of verification. So, refer dyan mga ka-friendship sa increment table natin. Kaya dyan na tayo mamaya titingin sa ilang level ang pinasa na documents or education, kung meron mang MA units or doctorate degree, training, seminars, mga ka-friendships, ilang oras, at saka yung experience, ilang taon, ilang years yung teacher experience niyan. And then mga ka-friendships, sa last reminder natin mga ka-friendships, applicants ETE or education training experience level as per assessment less mga ka-friends, ibig sabihin minus the minimum level mga ka-friendships. Ang minimum level po ng education ay 6. So, nakikita natin dito mga ka-friendships, nandito po yung minimum 6 noon. So, tingnan natin mga ka-friends ito. So, nandito yung minimum niya, bachelor's degree. So, yan po yung ima-minus natin mamaya mga ka-friendships. So, wala less than 6 units. So, kung naka-enroll ka lang ng 3 units or 5 units, ganun mga ka-friends sa MA. So, possible yung mga ka-friends, nanganganib tayo dyan kasi yun yung minimum natin 6 level. And then sa training naman mga ka-friendships at saka sa experience, same lang po ang minimum nila mga ka-friendships. Ang minimum level po nila ay 1. So dito mga ka-friendships medyo okay kasi hindi masakit ang bagsak natin dyan. Pero of course, kung wala ka pa rin training, wala kang experience, so malamang 1 minus 1 to 0 pa din yan, di ba? So ngayon mga ka-friendships, tandaan natin to dito, itong ilang yun, 6 units, naka 9 units, 12 units, 15, 18, 21 units. Kasi dyan, dito tayo kukuha ng level mamaya mga ka-friendships. At saka kung anong level niyan, ima-minus natin sa minimum minimum level nila. Tulad din dito, sa training, may mga number of hours dito. Yan, mga number of hours yan. So, 64, mayroong 32. And then sa training naman, sa experience naman, meron dito mga number of years, yan, mga number of years sa gitna. And mga ka-friendships, itong nasa kanan nila, yan po yung mga hanggang saan, so less than, ganun. So 6 to 8, ganun, example ng mga ka-friendships. So bago tayo mag-proceed sa next slide, which is the first example mga ka-friendships sa computation ng education, training, at saka experience, tandaan po natin na ang education mga ka-friendships, ang maximum points po makuha ng isang applicants based sa DepEd Order No. 7 of 2023, which is the new guidelines for hiring Teacher 1, is 10 points. So nakita natin dito mga ka-friendships, may 10 points dyan. And nandito naman mga ka-friendships, mayroon din ditong 10 points sa training,
And then mayroon din tayong experience, mga friends, 10 points din po ang maximum points na pwedeng makuha ng isang applicant. So, dito mga friends, yun yung mga increment, mga friends, natin, ito yung mga points nila, increments dito, ito yung mga points, equivalent, increments ng experience, points ng value doon sa increments ng experience. So, mga friendships, let's go na sa next slide, which is the first example. Kasi mga friends, meron tayong dalawang example ipapakita ngayon sa tutorial natin ngayon kasi para mas lubos nating maintindihan. So, na mga friendships dito, si applicant 1 mga friendships, meron siyang education yan. Meron, nakapag-enroll siya, nakakuha siya ng 18 units for master's degree in education. And then sa training naman niya, meron siyang 32 hours na nakuha na certificate. And then sa experience niya, nakapagturo siya sa private school or nakapag-volunteer siya sa public school ng 5 years mga friendships. So, yan yung kukunan natin ng level. Unahin natin ang education niya mga friendships. Anong level po ang 18 units? So, na-remember niyo ba yung kayo na pinakita ko, yung sa malaking table sa education na sa kanan, kaliwa. Yung 18 units mga friends, hanapin natin yun. Yung 18 units ay yung value nun mga friendships ay level 11. Okay. So, since mayroon na tayong level 11 mga friendships, so, kung nalilito kayo, pwede nyo balikan mga friendships ha. So, yung 11 mga friendships, ang level ng 18 units ng master's degree or unit, pwede, ima-minus natin, sabi ko kanina, yung anumang level makuha ng isang applicant, ima-minus natin sa minimum level ng ETE. So, education to, so minimum niya ay 6. So, 11 minus 6 mga friendships ay 5. So, ngayon mga friendships, yung 5 na yan, yung tinatawag nating increments. Yan. At saka yung kanina mga friendships, yung maliit na table sa first slide, nandun yung value ng points sa increments. So, 5 yan mga friendships. Ang value po ng increment 5 ay 6 points po. Yun, makuha ng applicant mga friendships, 6 points. Next, sa training niya ay 32 hours. So, ang 32 hours mga friendships, equivalent po yan ng level 5. Yan, level 5. Lagay natin dito ang 5. Lagay mo natin sa baba din sa table ang 5. And then, mga ka-friends, na remember nyo ba, sabi ko kanina, ang training at saka yung experience ay pareho po ang minimum level. So, bawasan lang po siya ng 1. So, 4 yan. So, ang increment level niyan ay 4. Ang value niyan, mga friendships, points niya ng 4 increments ay 6 points, mga friendships. So, lagay natin dyan. So, ngayon, mga friends, experience niya, meron siyang 5 years. Okay? So, sa 5 years na yun, mga friendships, ang level niyan ay level 11. Lagay natin sa baba din. At ang minus natin dyan ay 1 lang din. Kasi yan po yung minimum level ng experience. And then, minus na natin mga friendships na ang sagot is 10. So, the increments mga friendships ay 10. Doon sa mga friendships, sa maliit na table, yung rubrics, tawag doon mga friendships. Sa rubrics po, wala po nakalagay na 10 na exact 10. Ang nakalagay po doon ay 8 or more. So, ang 10 ay nabilong siya sa more. So, kasama siya doon. So, ang value po ng 8 or more mga friendships, points niyan ay 10. So, itotal na natin ngayon ang ilan ang makuha ng applicant 1 sa education, sa training at experience niya. So, 6 plus 6, 12 plus 10, 22. So, mga ka-friendships, si applicant 1 po, nakakuha po siya ng 22 points over 30 mga ka-friendships. 30 kasi, 30 po ang total ng 3 ETE. 10 points for education, training 10 points maximum, and maximum for experience 10 points din. So, yan, si applicant to nakuha niya ay 22 points. So, ngayon mga friends, proceed tayo sa second example para mas lubusan nating maintindihan, di ba? So si number 2 mga friendships or applicant 2 ay
ay meron siyang 21 units, meron so for education, and sa training meron siyang 64 points, training meron siyang 64 hours, experience naman meron siyang 6 years of experience sa public, so public kung nag-volunteer or LSB or kaya nag-private school, ganun. So, basta experience, maka-friendship. So, ngayon, si 21 units niyan, maka-friendship education niya, nakapag-masters siya ng 21 units, ang value, ang level po niya ng 21 units maka-friendship ay level 12. So, lagay natin si 12 dito. Then, ngayon, i-minus po natin siya sa minimum, ano niyan, minimum level, minimum level, which is 6. So, 12 minus 6 equals 6. So, 6 pong increment yan, mga ka-friendships. At ang equivalent points po ng increment 6 ay 8 points. Okay? And then, sa training naman niya, 64 hours. Ang equivalent po ng 64 hours sa level niyan ay level 9. So, ilagay natin si 9 dito. And then next, bawasan natin si 9 sa minimum level na 1. Ang answer po is 8. And then, ang increment niyan ay 8. Ang equivalent po ng training sa increment 8 ay 10 points mga friendships. Lagay natin 10. And then sa experience niyan, nakapag 6 years siya nagturo. So, 6 years, ang level po niyan ay level 13. Yan, ilagay din natin si 13 dito sa table. And then, bawasan natin sa minimum level. So, 13 minus 1 equals 12. 12 po ang increment level, maka-friendship sa experience niya. And then, ang value po niyan, maka-friendship sa 12, belong po siya sa 8 or more. Doon sa rubrics, makikita natin. Equivalent ay 10. Kasi 10 maximum na mga ka-friendships. Total natin, 8 plus 10 equals 18 plus 10 equals 28. Super laki mga ka-friendships. So, si applicant 2, ang nakuha po niyang total na score sa ETE ay 28 over 30. So, si super laki mga ka-friendships. So, yun lang mga ka-friendships, super, dali lang compute natin kung paano kinukuha or kinocompute ng DepEd ang ating education, ang ating training, at saka teaching experience. Ulitin po, wala pong points sa education kapag wala po tayong MA, ah. Yes, kailangan po may masteral tayo, nakapag-specialized training natin tayo. Ang training po natin ay dapat related po sa teaching skills, ganun. And then, sa experience naman, so, nakapag-experience tayo sa private, so, mas okay din yan. So, yun lang mga ka-friendship. Sana po may natutunan kayo. Kung hindi pa masyado naintindihan, pwede nyo pong ulitin. Panuorin ulit nyo mga ka-friendships para mag-sync in talaga sa ating mga isipan ang tutorial natin. Super dali lang mga ka-friendships. Thank you so much ulit sa panonood mga ka-friendships, and see you sa next video. Bye mga ka-friendships. Love you all!